So ayan, naglight na siya ng pula. Pag mag blue na yan, yan gagana na yan. Paano masabi? Ayun, nagkulay blue na, ayun. Gumana na siya. What's up mga idol, mayroon naman tayong IOC na TV. Itong Pinsonic na 19 inches. Yeah. Paano masabi? Ang sira ito mga idol, ayaw siyang mag-power, no power. May nakalight naman siya ng red dyan. Light naman siya. Dapat pag in-open yan, ang kulay niyan kulay blue na. Kaso mag-kulay blue na siya ng saglit. Tapos namamatay kaya ayaw na siyang mag-open. Try natin i-open. Ayan o. Ayaw siya. Nag-blue sa madali lang kaya ayaw na mag-open. Okay, bubuksan na natin. Tingnan natin kung anong sira nito. Ayan, bubuksan na natin. Ayan. So, ito yung ilalim. Pag mga ganitong mga ano mga idol sira, parang kulang yung voltahe ang out niya, kaya i-check mo kagad ang power supply niya kung kumpleto yung voltahe. Kasi ito 12 volts ito ang out nito. Testing na i-tester natin ngayon kung talagang 12 volts yung lumalabas na kuryente. Kasi kung kulang kaya ayaw mag-power. So ito yung naman, tanggalin mo natin yung mga wire na patpunta sa LCD. Kung magtanggal ito, tingnan mo maagi kung baka magkabaliktaran pagbalik. Kasi positive negative to eh. Kung magkabaliktaran, masunog yung backlight. So ayan. So ito yung power supply. Ito yung i-check natin ang voltahe nito kung umabot ba ng 12 volts. Kasi kung hindi umabot, kaya yun, hindi yun mag-open. Okay, try natin, isaksak natin yung saksakan. Okay, tester na natin. Lalagay natin sa DC 200 volt. So ito yung out nya papuntang board. Ito
yung may supply na 12 volts. Ititester natin kung talagang 12 volts yung supply niya. Ito yung negative. Positive. Pala kulang na yung supply niya, 11 volt na lang, hindi na umabot ng 12 volt. Kaya i-check natin ito ang power supply kung kulang na yung supply niya, kaya pag i-open ayaw na ma-open. Bunutin mo natin at i-check natin yung so ito yung power supply niya mga idol. Napansin ko mga idol, lumubo yung kapasitor. Ayun o, yung dalawang kapasitor lumubo. Itong 16 volt 1000 UF, lumubo siya. Kaya siguro ito hindi na kompleto yung kurente ang nilalabas niya, kasi ano, lumubo na siya. Try natin tong palitan. Baka ito na yung sira. Paano mo sabi? Okay, palitan natin. Okay. Sasaksak mo natin yung soldering iron. Ito. Nakasaksak na yung soldering iron. Yan. So habang nagpapainit tayo sa soldering iron, sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin dyan, subscribe na lang po at pindot na rin po ang notification bell para updated kayo palagi pag may ganito. Bahala ka sa buhay mo! Tanggalin natin yung kapasitor, itong dalawang kapasitor na lumubo. So try na natin kung mainit na yung soldering iron. So hindi pa masyado mainit. So ito na, tatanggalin natin yung kapasitor na lumubo. So ito na, tinanggal ko na. Ayan na mga idol, lumubo yung kapasitor. Yung 16 volt 1000 UF. So maghanap tayo ng kapalit. So titingnan natin dito sa ating mga in-order na pisa. Okay, papalitan na natin ang kapasitor. Ito yun, 16 volt. Okay lang to, mas mataas ng konti. 16 volt 2200 UF, mas maganda to, mas mataas yung ano kaysa bumaba. Okay, kapit na natin. Tingnan nyo lang maigi kung tama yung pagkapit. Ito yung negative. Negative, positive.
ko siya. Kahit maliit pero pares naman sila ng 16 volt. Punta. Brown. Tikuli kung yung brown. Okay, sinaksak na natin yung saksakan ng TV at i-check natin yung voltahe kung tama na. Lagyan natin sa DC. Check natin yung out ng ayun 12 volt na siya. Okay na siguro to. Susubukan na natin kung gagana na siya. Ayun yung kulay red niya na light, yan nagkulay blue na. Ibig sabihin nagpa-power na siya. Yan oh. Kanina yung kulay red pag ino-open ko, saglit lang kulay blue kaya namamatay, kaya ayun mag-open. So ikabit na natin yung LCD. Try na natin. Yung LCD, siguraduhin lang na hindi mabaliktad yung pagkabit nito kasi masusunog yung backlight. Ayan, ito try na natin. Sasaksak na natin. So ayan, naglight na siya ng pula. Pag mag blue na yan, yan gagana na yan. Ayun, nagkulay blue na. Ayun, gumana na siya. Okay na siya, gumana na. Ganyan lang yung pag ano mga idol, pag ayaw mag power, i-check mo yung power supply kung tama ba sa voltahe. Kaya kanina ayaw gumana kasi kulang sa voltahe. Dahilan, dahil ito yung dahilan, itong dalawang kapasitor na sira, lumubo na yung dalawang kapasitor, kaya pinalitan na natin ng bago, kaya ito gumana na siya. So ibalik muna natin yung cover para i-try ulit natin. Okay, ibalik na natin yung mga turnip. Kapit yung ano? Turnip nyo. Try na natin. Ayun, okay na. Okay na siya. Ayan.
ganun lang yung pag-ayos ng ano mga idol ng pag no power siya, titingnan nyo lang yung power supply kung kumpleto sa voltahe kahit kasi kung hindi ayun hindi siya magpa-power. So ito lang yung dahilan ng nasira itong dalawang kapasitor na lumubog yung 16 volt 1000 UF. So ito lang yung hanggang dito na yung video ko mga idol, sana may natutunan kayo sa aking video. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe yun, pati-subscribe na lang po mga idol. So maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support sa mga idol. So bye-bye po sa inyong lahat.